ano ba yung advantages of putting up a bills payment center over other businesses? Kasi ang kung makikita mo, halimbawa, nakatira ka sa isang subdivision, meron ng pag makita mo, dami ng laundry business, water station business. Pag titignan mo sa komunidad mo, walang bills payment. Makikita mo yung bills payment nasa malalaking ano siya eh. Malalaking establishment like grocery, mga mall, nandun siya. So, napakaganda pagka magtatayo ka ng bills payment na yon, ng negosyo na bills payment, kasi unang-una, may captured market ka na kagad eh. Di ba bawat household, minimum 3 bills payment na meron sila eh. Meron po, tubig, okay. Tapos kayo yung internet, kasi bawat household may internet eh. Minimum yan, 3. Meron mga household, 5, 6. So, nakita namin ang advantage talaga ng negosyong to. Ito yung wala sa komunidad mo eh. So, ang gusto namin, parang mapalapit yung mga tao, hindi na sila lalayo, hindi na pupunta pa sa iba, sa inyo na magta-transact. Diba? Okay. At ang maganda sa negosyo na to, parang ano eh, wala, tatulad ng sinabi ni Yasmin, ni Jazz, walang inventaryo, walang masisirang produkto kasi services ikaw ang lalapitan ng tao. Walang hard sell. Wala. Tama. Yung mga ganun, maganda yun ah. Hindi mo, hindi ka na maglalako. Hindi ka na maglalako. Sa mga nagdinegosyo, yun ang mahirap eh. Yung hard sell. Ito walang hard sell. Kami, nasubukan din namin na yung nagsubukan din kami ng business na bigas. Diba yun? Kailangan pang i-market. Ito hindi eh. Itayo mo yung negosyo na to. Ikaw na yung lalapitan eh. Pagka nagdaan niya, uy, meron na pala dito. Dito na ako magbabaya, di ba? So, yun ang kulang sa isang barangay, community. Okay. Yeah, yung bills payment. Which is napaka-essential nowadays. Lalo na ngayong lockdown, di ba? May pandemic tayo. So, yan ang napakaganda. Bakit advantage talaga ng putting up ng bills payment? Sa barangay. So, captured market, no? Tama, no? Captured market. Lahat ng kapitbahay mo, pwede. Ganun lang dadaan doon. So, pwede to sa pwede pala to sa bahay ko lang, gano'n? Pwede ba sa bahay lang to? Ganun. Yes. Kasi di ba, usually, ang naaalala ko, yung bills payment, nasa may labasan, ng subdivision, di ba, gano'n eh. So, medyo malayo, lalabas ka pa. Yun. So, you're saying, kasi sabi mo, yung komunidad mo, market mo, paano kung wala akong commercial shop, di ba? Kasi mahirap din mag-rent ngayon, usually, puno. Lalo na before pandemic. Paano kung wala akong sariling shop? Do I need to rent my own shop? Or ano ba? Paano ba yan? Sige. So, may mga space requirement ba? So, magandang question mo, DJ, para sa mga naguguluhan, no? Kaya baka akala nila kailangan nila ng malaking space. So, dito sa bills payment na business, di mo kailangan ng malaking space. Meron ka lang maliit na ang even kiosk nga, halimbawa, kasing laki lang ng kiosk, pwede. Ang maganda dito, pwede to sa bahay. Okay. Pwede sa bahay. Okay. Oo. Home base. So, ibig sabihin, kahit sa bahay or home base ka lang, kikita ka. Hindi mo kailangan ng ng malaking space. Pangalawa, kung may existing business ka, pwede dito i-add-on. Add-on kung tawagin siya. Kung meron kang laundry business na, ilagay mo si bills payment, pwedeng-pwede. Pwede yun. Laundry at bills payment, pwede pala yun. Yes. Para halimbawa, mahina si laundry, may sasalo, di ba? At least naman maximize mo yung rental mo. Yung rental maganda mo, di ba? Oo. At the same time, kung medyo gusto mo naman mas malawak, doon na tayo tinatawag sa commercial area. Pupunta ka na doon, magre-rent ka ng space, o kaya magpapagawa ka na ng area for your bills payment business. So, meron kang tatlong option. Option talaga, home base, add-on kung may existing business ka na, at standalone. Okay. Parang ang ganda ng add-on, no? Kumbaga may isa, kasi like kami before, nagkaroon ako ng laundry, no? Tatama ka, may times na, so, hindi naman mahina kasi malakas din ang laundry, pero minsan, maliit lang yung tubo sa laki ng gasos, renta sa space. I can just imagine, kung yung renta ko, libre na. Kumbaga, nagre-renta na dun eh. So, isa lang yung nagbabayad, di ba? Tapos, mag-add-on lang ako ng additional business. Additional kita, grabe yun. Di ba? So, pwede siya. Pero kung wala akong sariling business, pwedeng
baga low-key lang, sa bahay lang, gano'n. Lagay akong tarpon, yes. Gano'n ba yun? Pwede yun. At ang maganda pa nito, DJ, is pwede rin siya transferable. If in case, gusto mo siyang lumipat kayo ng bahay, okay. Yun ka sa mas magandang lokasyon. Pwede siya. Walang additional okay. Yun. Para informal lang yung office or yung ano, na lilipat ka ng lugar. Yeah, ganun, so, sa bagay, ganun naman mga business. Tama. Uh-oh. Tama.